Umabot na po sa halos 50,000 pamilya ang nasalanta ng bagyong Auring. Base po yan sa tala ng National Risk Disaster, or Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Inatasan na raw ni Pangulong Duterte ang mga ahensya ng gobyerno na magpaabot ng tulong. Tinututukan niya ni Emel Sumangid. Nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Duterte kahapon. Partignan ang lawak ng pinsalang iniwan sa isa sa pinaka nasalanta ng bagyong Auring, ang Tandag City sa Surigao del Sur. Pagkatapos, dumalo ang Pangulo sa situation briefing kasama ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayon sa NDRRMC, inatasan ng Pangulo ang mga ahensya na magpaabot ng tulong. Kung ang capacity ng LGU ay hindi naman na-overwhelm, ay dapat gamitin nila yung kanilang resources. Ang lokal na pamahalaan naman, pinag-iisipan pa kung magdedeklara ng state of calamity. Pinag-iisipan ko pa kung kailangan talagang i-declare ng state of calamity kaya hindi naman ganun kalaki ang damage. Isa lang ang naitalang patay sa bagyo base sa NDRRMC. Yan ang 6 na taong gulang na batang nalunod matapos daw tangayin ng malakas na agos ng baha sa Surigao del Norte. Natagpuan ang kanyang labi. 2 naman ang naitalang sugatan at 4 ang nawawala. Umabot sa halos 50,000 ang mga pamilyang naapektuhan ng bagyo. Lagpas 20 milyon na ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Halos 3 milyon naman ang halaga ng mga nasirang infrastruktura. Isa sa mga naapektuhan ang Bulan, Sorsogon, kung saan hindi pa humuhupa ang umapaw na tubig mula sa spillway. Pahirapan sa pagtawid ng mga residente at hindi makaraan ang mga sasakyan. Emil Subangil, Nakatutok 24 Oras.